Sige po, tayo po ay magsimpo. Muli, magandang umaga mga kapatid sa umagang ito. Salamat sa Panginoon. Unang linggo ng taon, tayo po ay nakarating sa taong ito. Bago nga po alas 12, hinihintay ko ano po magiging balita. Pero nagpapasalamat tayo sa Panginoon, maraming mga Kristiyano at maraming mga tao ng Diyos na naririto at umabot ng 2024 upang magpuri at magpasalamat sa Diyos sa kabutihang gawa sa buhay ng bawat isa po sa atin. Muli mga kapatid, tayo magpasalamat sapagkat nagkita-kita ulit tayo sa biyaya ng Panginoon 2024 at tayo po ay naririto. At muli mga kapatid, ating ihanda ang ating puso, tayo sasamba, tayo magpupuri sa ating Panginoon sa umagang ito. At ang paanyaya ng salmista ay matatagpuan po sa aklat po ng Salmo. Salmo, tayo po ngayon ay nasa 112. Tulad po ng aming pong pagninilay kanina ng mga kalalakihan, ito po ay pagpapakilala sa isang taong matuwid kung paano siyang namuhay, kung paano siyang pinagpala ng Diyos, kung paano ang buhay niya ay naging mabuti at pinagpalang totoo ang kanya pong buhay. Tayo po magbasa. Purihin ang Panginoon. Mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon, sabi diyan, na lubos na nagagalak sa kanyang mga utos. Ang kanyang mga binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa. Ang salinlahi ng matuwid ay magiging mapalad. Nasa kanyang bahay ang kayamanan at kariwasaan. Ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman. Ang liwanag ay bumabangon sa kadiliman para sa matuwid. Ang Panginoon ay mapagbiyaya at mahabahagin at matuwid. Ito ay mabuti sa taong mapagbigay at nagpapahiram. Pananatilihin niya ang kanyang layunin sa katarungan sapagkat siya hindi makikilos magpakailanman. Ang matuwid ay maaalala magpakailanman. Siya hindi matatakot sa masasamang balita. Ang kanyang puso ay matatag na sa Panginoon ay nagtitiwala. Ang kanyang puso ay matatag. Hindi siya matatakot hanggang ang nais niya sa kanyang mga kaaway ay makita niya. Siya ay nagpapamudmod. Siya ay nagbibigay sa dukha. Ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman. Ang kanyang sungay ay mataas sa karangalan. Makikita ito ng masama at magagalit. Pangangalatin niya ang kanyang mga ngipin at matutunaw. Ang nasa ng masama ay mapapahamak. Yan po ang pinakikita ng salmista kung paano ang taong matuwid. At ang kanyang sabi, tayo ay purihin ang Panginoon. Bakit? Sapagkat sabi diyan, siya'y nagpapamudmod, verse 9. Siya'y nagbibigay sa dukha, ang kanyang katwiran ay nanatili magpakailanman. Ang kanyang sungay ay mataas kailanman. Sino po ang nagpapamudmod? Sino po ang nagbibigay? Basahin po uli natin verse 4. Ang liwanag ay bumabangon sa kadiliman para sa matuwid. Sino po ang taong matuwid? Ang Panginoon ay mapagbiyaya at mahabagin at matuwid. Muli mga kapatid, ang katwiran at kabutihan ng Diyos ay atin pong naranasan at tunay na ang Diyos ay nagpala sa bawat isa sa atin, tayo nakatanggap ng biyaya, tayo nakatanggap ng habag at ang kanyang katwiran. Muli, ating ibalik ang pagpupuri at papasalamat sa Panginoon sa umagang to o sa araw na ito, tayo isasamba at magpupuri. Tayo po'y magpuri, tayo po'y umawit. Light to my own. Thank you.
Tayo po yung manalangin. Opo, Panginoon, kami nagagalak, kami nagpupuri sa aming Diyos, sa aming Panginoon, na sa amin ay nagbiyaya, sa amin ay nagpala ng kanyang katwiran at kabutihan, ipatuloy pong naming naranasan na kanyang ikinagkaloob sa bawat isa po na narito at nananambahan. Hayaan mo po ng aming pong puso ay patuloy pong magalak sa umagang ito o sa araw na ito, sapagkat ikaw ang Diyos na nagtakda ng araw na ito sa kaluwalhatian ng iyong banal na pangalan. Patuloy naming inihiling, Panginoon, magpakahayag ka sa aming pong kalagitnaan. Makita po namin ang iyong mukha sa pamamagitan ng pangangaral ng iyong mga salita. Tulungan mo po ang iyong tagapagturo. Tulungan mo po ang bawat tatayo upang ipahayag ang iyong mga salita. Nawa ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kapangyarihan ay mahayag sa aming pong kalagitnaan. Muli po aming Diyos, marami pong salamat at kami nagagalak sa araw na ito na ang aming Diyos ay kasama't aming kapiling sa umagang ito. Salamat po sa ngalan po na iyong Panginoon Jesus. Amen. Tayo po ay manatiling nakaupo at habang tayo po ay nakaupo, tayo po ay magpuri. Hymn number 6. Tayo po ay dumako sa pagbabasa. Bago po yon, mamaya po ay mayroong yung ating tithes and offering.
mission offering mamaya pong hapon. Sorry po, hindi ko matagal. Muli mga kapatid, tayo po ay magbasa. Romans chapter 5. Kaya't yamang tayo'y inaaring o inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya, ay nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian sa pagkakaalam o pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. At ang pagtitiis ay nagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, sa tamang panahon, si Kristo ay namatay para sa masama o masasama. Sapagkat bihirang mangyari na ang isang tao ay mamatay alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat alang-alang sa isang mabuting tao, marahil ay may mga hahas na mamatay. Subalit, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa nga, ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat, kung noon nang tayo ay mga kaaway, ay pinakapagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lalo ngayong ipinagkasundo na ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nagagalak rin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na sa pamamagitan niya'y tinamo natin ngayon ang pakikipagkasundo. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sa pamamagitan ng pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Tunay na ang kasalanan ay nasa sanlibutan bago pa dumating ang kautusan. Ngunit hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moises. Kahit sa kanila na hindi nagkasala ng tulad ng paglabag ni Adan na siyang anyo na isa na darating. Subalit, ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Sapagkat, kung sa pamamagitan ng pagsuway ang isa ay marami ay namatay, lalo pang sumagana para sa marami ang biyaya ng Diyos. At ang kaloob dahil sa biyaya ng isang tao na si Hesukristo. At ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya na ibinunga ng pagkakasala ng isang tao. Sapagkat ang kahatulan na dumating na kasunod ng pagkakasala ng isa ay nagbunga ng paghatol. Subalit, ang kaloob na walang bayad na kasunod ng maraming pagsuway ay nagbunga ng pag-aaring ganap. Sapagkat, kung paanong sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, at ang tumanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng pagiging matuwid ay lalo pang naghari sa buhay sa pamamagitan ng isa, si Hesukristo. Kaya, kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang kahatulan sa lahat ng mga tao, gayon din naman, sa pamamagitan ng isang matuwid na gawa ay dumating sa lahat ng mga tao ang pag-aaring ganap at buhay. Sapagkat, kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. Gayon din, sa pamamagitan ng pagsunod ng isang, ang marami ay magiging mga matuwid. Subalit, dumating ang kautusan na nagbubunga ng pagdami ng pagsuway. Ngunit kung saan marami ang kasalanan,
ay lalong dumarami ang biyaya. Upang kung paanong ang kasalanan naghari sa kamatayan, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghari sa pamamagitan ng pagiging matuwid tungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Yan po ang salita ng Diyos. Tayo po ngayon ay dumako sa pagkakaloob. Dumako sa pastoral prayer. Para po sa ating announcement, mga kapatid, meron po tayong prayer and fasting sa darating na Saturday dito po sa church, alauna ng hapon, yung ating pong simula. And sa Munwo kasi, alas 4 ng hapon. So after nating mag-pray dito, ay pwede na po tayong tumuloy sa MCBC. So, mga kapatid, sana po narito tayo sa ating pong prayer and fasting. And magkaroon tayo ng fasting, mga kapatid, this coming Saturday. And gayon din, ibig sabihin nito, yung ating annual meeting ay nasa January 20, third Saturday ng buwan, alas 2 ng hapon. So, yun din po. So, itong January, hectic ang ating schedule. Next Saturday ay meron tayong prayer and fasting, and susunod yung annual meeting sa lahat po ng mga members. So nawa ay narito tayo sa ating pong annual meeting. At gayon din ating pong i-welcome ng ating si Carlo at kanyang family. Welcome po sa Linong Grace Bible Church. At tayo nagpapasalamat sa ating Diyos maging sa ating pong mga regular attenders, mga kapatid. Welcome po muli sa Molino Grace Bible Church. At nabasa sa araw na ito, tayo po ay patuloy pong pagpalain ng kanya pong mga salita, tulad po ng nabasa natin sa Psalm, kung saan ang sabi doon ay mapalad yung mga tao na natatakot sa Panginoon at dubos na nagagalak sa kanyang mga salita. So nawa yung sa araw na ito ay maging delight natin ang kanyang mga salita. At ito'y kailangan natin upang tayo po ay lumago sa ating pagkakilala sa ating Panginoon. Makita natin yung haba, yung luwang, yung lalim ng greatness ng ating Panginoon. Nawa ngayong umaga ay patuloy pong mapuno tayo ng kanyang mga salita. Sige po, tayo po'y dumako sa isa pa pala, mga kapatid, baptism mamaya. After po ng lunch natin, merong gagawing magte-testimony yung ating dalawang bagong katanggapin ng miyembro. After ng testimony ay interview, then baptism, saka acceptance sa membership. Sige po, tayo po'y manalangin. O aming Diyos na nasa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa araw na ito, sapagkat sa unang linggo ng taong ito ay taglay namin ang buhay, ang kalakasan, taglay namin ang inyo pong mga pagpapala.
sa buhay namin. Unang-una po ang itong mga salita. Sapagkat malaya po itong naipapahayag, malaya po itong naipapangangal sa amin, malaya po kami nakapagbulay ng inyong mga salita. Tulad po ng sinabi ng salmista na kung saan mapalad ang mga taong may takot sa inyo at nagagalak sa kanyang mga utos. Naway tulay Panginoon na ito po ay totoo sa amin. Sapagkat hindi lang sa iba't nga salin ng salmista na itinulad ang taong ito sa isang tanim na kung saan ay nagbubunga sa kanyang kapanahunan, laging sariwa ang kanyang dahon at ang kanyang ginagawa ay nagtatagumpay. Tunay Panginoon na ito po ay totoo sapagkat naranasan ng salmista at ito po ay naranasan din namin. Hangad din namin Panginoon sa umagang ito. Patuloy niyo kaming palaguin, patuloy niyo kaming bigyan ng kaunawaan sa inyo pong mga salita. Pang sa ganon ay maranasan din namin ang benepisyo ng mga taong may takot sa inyo, ang mga taong nagmamahal sa inyo pong mga salita. Patuloy po na inyo kaming pagkalooban ng inyo pong mga salita, ng kaunawaan sa pakikinig namin ngayong umaga ay masentro ang puso namin, ang isip namin sa mga bagay, sa mga inyo pong kapangyarihan, sa inyo pong kadakilaan. Tunay Panginoon na walang maipapalit sa inyo pong mga salita. Sapagkat ang mga salita mo, ito po ang nagbibigay ng kaparatagan sa aming pong puso na marami pong kabagabagan, marami pong mga persecution, marami pong mga problemang dinadanas. Tanging salita mo lamang, Panginoon, ang siyang makapagpapakalma sa amin. Kaya patuloy po ngayong umaga sa paikinig namin, patuloy kayong magsalita sa amin. At hayaan niyo, Panginoon, na bukas ang puso namin, na ito'y pakinggan, na ito'y dinggin, at patuloy po aming Diyos na kayo magministeryo sa aming pong kalagitnaan, sa aming pong mga kaibigan, sa aming pong mga mahal sa buhay. Nakapiling namin ngayon na buksan din ninyo ang kanila pong puso tulad ni Lydia na kung saan siya ay nakinig sa pangalan ni Pablo, yung binuksan ang kanilang puso at naunawaan ang inyong pong mga salita, siya ay nakatanggap ng biyayang kaligtasan. Hindi na hangad namin sa aming pong mga kaibigan, mga mahal sa buhay, nakasama namin ngayon. Kayo po ay gumawa, kayo po ay ministeryo sa kanilang puso. Buksan niyo po ang kanilang pandinig, ang kanilang espiritual na mata upang makita nila si Kristo ang kanilang kailangan sa buhay. Makita nila ang kanilang sarili na sila ay makasalanan at nawa ang inyong pong ebanghelyo ay mahayag din sa aming kalagitnaan sa araw na ito. Tulad din namin, Panginoon, yung saan ang ebanghelyo ay para sa makasalanan. Ito'y nagpapaalala na kami, Panginoon, ay makasalanan. Kaya kailangan din namin ang inyong ebanghelyo upang ang puso namin, ang isip namin ay matuon sa inyo. Kaya ngayong umaga, dalangin namin inyo kaming patuloy na gabayan, lalo na ang aming tagapagturo. Kayo po ang bihis sa kanya ng lakas ng pangatawa ng boses at naway ito'y gamitin ng Banal na Espiritu upang kaming lahat sa silid na ito ay makatanggap ng iyong pagpapalang espiritual. Salamat po aming Diyos. Ito po ang dalangin namin sa ngalan po ni Jesus. Amen. Bago po ang pangangaral, tayo po ay umawit, magpuri sa ating Panginoon. Hymn number 52. Bula tayo tumayo. Thank you.
bago po magpasko, tinigil ko po yung aking series sa Philippians. At tayo nagtapos doon sa pagsugo kay Timoteo ni Pablo sa Philippians upang sila'y palakasin at patibayin. At ngayon ay nakatakda sanang ituloy ko ang pagkakasugo ng Panginoon kay Epaphroditos. Subalit nung Sunday, ibinahagi ni Pastor RJ na siya po ay na-inspired sa libro na kanyang nabasa tungkol sa Philippians at sinimulan niya ang series about Philippians. Kaya nung time na yon, ang aking topic ay paglilinang ng pananampalataya, in-announce ko rin na magsisiris ako. Aking munang putulin at putulin ko na yung sa Philippians sapagkat bigyan natin ng lugar ang mga mensaheng babahagi sa atin ng Diyos makita ni Pastor RJ sa Philippians. At alam natin ito ay makapagpapatibay sa atin. Marami tayong matutunan upang tayo po ay makapamuhay ng matuwid, isang malagong Kristiyano at tungo sa kabanalan. For without holiness, no one can see the Lord. At ngayong umaga, itutuloy ko po ang series na simulan ko ng introduction ng last Sunday. So ito mo yung unang hakbang ng ating pong series about paglilinang ng pananampalataya, cultivating faith or cultivation of faith. At ito po ay napakalaga po para sa atin. Ngayong isang alagang halaman ng isang butihing nangangalaga, hindi niya kinakaligtaang i-cultivate ang halamang ito. O sa Tagalog, linangin, bungkalin. Sapagkat nais niya na ang kanyang halaman ay naalagaan, napapasariwa, napapasigla, lumalakas, lumalago at namumulaklak. Kaya hindi pinababayaan ng tagapag-alaga na ito'y kanyang linangin. At gayon din naman, sa banal na kasulatan, particular si Apostle Peter, na kanya ring linangin ang pananampalataya ng kanyang mga readers sa 1 and 2 Peter. Kaya ang sabi niya, hindi pa itong ating text, sa verse 2 Peter chapter 1 verse 12 to 14, ganitong sabi ni Peter sa mga mananampalataya, kaya lagi kong hinahangad na ipaalala sa inyo, yun po yung paglilinang, to cultivate ang mga bagay na ito bagamat inyong nalalaman na at kayo'y pinapatibay sa katotohanan ng dumating sa inyo. Inaalak kong tama na habang ako'y nasa toldang ito, ay gisingin ko kayo ng isang paalala. Cultivation. Verse 14, yamang aking nalalaman na malapit na ang pag-alis ng aking tolda. Malapit nang mamatay si Pablo, hindi naman ako. No, ay si Pedro, hindi ako. Na gaya ng ipinapakita sa akin ng Panginoon nating si Jesucristo. Kung paanong halaman ay kinocultivate, ganun din naman ang ating pananampalataya. Kailangan ding bungkalin, linangin, patibayin. Kaya nga, akin pong ipagpapatuloy o sisimul ngayon ang paglinang ng ating pananampalataya. Bagamat ang sabi nga din sa Romans, Hebrews chapter 6, bagamat kailangan nating iwanan na ang mga simulaing aral kay Jesucristo at magpatuloy tayo sa kalaguan, pero sometimes kailangan nating balikan
ang ating simulain upang bungkalin, sariwain muli, baka ating nakakalimutan. Now, gusto kong basahin yun. Hebrews chapter 6, verse 1 to 6. Na alam natin, ang aklat na ito, hindi pa rin ito ang ating text, ay sulat ng banal na espiritu sa lahat ng Kristiyanong nasa apoy ng mga pag-uusig. Mga taong punong-puno ng pananampalataya, tulad mo, tulad natin, na lumalago, pero kailangan silang bungkalin, paalalahanin muli sa kanilang simulain. Ang sabi sa verse 1, kaya't iwan na natin ang mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo magpatuloy sa kasakdalan, na huwag nating muling ilagay ang saliga ng pagsisisi mula sa mga patay at nagawa at pananampalataya sa Diyos, ng aral tungkol sa mga bautismo, pagpapatong ng mga kamay, muling pagkabuhay ng mga patay at ng walang hanggang paghuhukom. At ating gagawin ito, like today, kung ipinahintulot ng Diyos. Alam ko ito'y kalooban ng Diyos na balikan natin muli ang ating simulain. Sapagkat, verse 4, hindi mangyayari na ang mga dating naliwanagan na at nakalasap na ng kaloob ng kalangitan at mga naging kabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng kabutihan ng salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at pagkatapos ay tumalikod. Yung po yung masakit. Sapagkat bagamat taglay ng katotohanan, pero may tumatalikod, may nangihina, may naliligaw. Kaya ang sabi sa 6, at pagkatapos ay tumalikod at muling panumbalikin sa pagsisisi. Yamang sa kanilang sarili ay muli nilang ipinapako sa krus ang anak ng Diyos at itinataas sa kahihiyan. So many Christians, quote and quote, binibigyan ng kahihiyan ng Panginoon sa kanilang buhay, sa kanilang testimony, sa kanilang pananalita, kilos, asal. So, kailangan natin ng cultivation. Kailangan natin ng paglilinang upang pasariwain ang ating buhay. Sapagkat mismong salita ng Diyos ay nagtuturong palalahanan tayong muli upang muli nating mapasigla, tumayo tayo, bumalik sa ating kalagayan, lumakad sa liwanag ng katotohanan, turo ng Diyos. Lalo na ngayong simula ng taong 2024. Kaya bilang panimula, mga kapatid, basahin natin 2 Peter chapter 1, verse 10 to 11. Ito po yung ating text ngayon. At nais ko pong linangin ang pananampalataya natin sa ating kaligtasan. Sisimula tayo sa ating kaligtasan. Ganito po ang pagkakasabi, verse 10 to 11. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod kailanman. Sapagkat sa ganitong paraan ay masaganang ibibigay sa inyo ang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Kaya napakalaga pong linangin nating muli ang ating simulain pagdating sa kaligtasan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami ngayong umaga na muli maaari naming sariwain, bungkalin, linangin ang aming pong katayuan sa inyo. Sapagkat, Lord, habang tumatagal ang aming pong pagkakristyano, kadalasan ginagawa namin ang aming mga sariling kalooban at kami po'y nalilihis na sa iyong mga salita na siyang iyong kalooban para sa amin, na siya nang dapat naming lakaran. Kaya naman, Panginoon, muli niyong ipaliwanag sa amin kung sino kami, paano kami naging Kristyano ayon sa iyo pong biyaya. Ang lahat ng ito'y isamot dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.
So nais kong linangin ang ating pong pananampalataya ngayon sa ating pong kaligtasan. Napakalaga po ito. Marahil nakakalimot na tayo sa ating pong kaligtasan. Nabatid natin na sa aklat ni Apostol Pedro, ang Kristiyano'y pinag-uusig. Dito po'y nilalagari sila, ginagawa silang sulo ni Emperor Nero sa mga poste, nakasabit doon ng mga Kristiyano at sinisilaban sila habang si Nero ay naglalakad sa gitna ng mga sulo na ito, nakatawan ng mga Kristiyano ang nakalambitin na nagliliyab. At pinagbibintangan na ang kaguluhan ay sanhi ng Kristiyano. Kaya maraming Kristiyano ang maaring nanghihina rin. Bagamat sila'y humaharap sa matitinding pagsubok, sapagkat tumatayo, tumitindig sila sa kanilang pananampalataya, maraming buhay ang nasawi, ngunit mayroon din namang mga nanghihina at nag-aalala, ano na ba itong kalagayan natin? Tayo ba'y nasa tama pang direksyon? Tamang kalagayan? Kaya napakahalaga po ang sulat na ito upang linangin muli ang buhay at pananampalataya ng mga Kristiyano na sila'y nasa tamang katayuan, na sila'y hindi naliligaw at ang buhay nila ay isang bahagi ng pagdalisay ng kanilang pananampalataya. Kaya ang paglilinang ng pananampalataya natin ay napakahalaga at sariwain at palakasin ang ating pananampalataya dito po sa madilim na mundo. Bagamat hindi tayo dumadanas ng mga fiery persecutions, pero araw-araw po tayo po ay binobomba ng sanlibutan upang pahinain ang ating pananampalataya at upang tayo kumopya sa kanilang ugali at mga paraan. Romans 12:2, huwag tayong makiayon sa hubog ng sanlibutan. Matinding paalala ito ni Pablo sapagkat maraming Kristiyano ang nahuhubog na sa sanlibutan. Kaya nga kailangan itong linawin. Now, sa paglilinang ng ating pagkakatawag at pagkapili, mga kapatid, mayroon tayong tatlong aspetong dapat alamin dito po sa ating teksto. Unang-una po, alamin natin ang katotohanan. Anong katotohanan? Ang sabi dito ni Pedro, ang katotohanan ng ating pagkakatawag at pagkakahirang. Mahalaga po ito pagdating po sa ating kaligtasan. Now, tinawag tayo dahil tayo po'y pinili. Sa mundo, simple lang, believe and you shall be saved. Tama po yun. Pero kailangan tayo lumago sa ating kaligtasan, hindi lang basta simpleng believing in Christ at nakakasiguro ka ng kaligtasan. Sapagkat ang kaligtasan natin ay tumitibay lamang at tayo'y tumatatag at tinatayuan ito kung alam natin ang katotohanan. Sapagkat Jesus says, if you know the truth will set you free. Kaya napakahalaga po ito ng katotohanan. Tanda natin, tayo po ay tinawag dahil tayo'y pinili. Ibig sabihin, tayo po ay hindi nakakahigit sa isa't isa sa atin. Sapagkat ang ating pong pagkakatawag at pagkapili, hindi batay sa ating kakayanan o kahusayan, kundi ang pagkapili natin according to Ephesians chapter 1 verse 4 was before the foundation of the world. Wala pang sanlibutan, wala pang creations, wala pang mga tao, and yet God has been chosen you doon pa lamang. So walang basis ang Diyos sa pagkakapili sa atin. Pantay-pantay tayong tinawag at pinili. Now, mayroon pong view rito, paniniwala, kung tawagin is Arminian. Now, sa ayon po sa doktrina natin, mayroon lamang dalawang doktrina sa relihiyon. Ano man ang klaseng relihiyon, ano mang denomination nila, except sa isang totoong nasa Biblia, kung tinatawag na particular Christians, particular doctrine at saka Arminian. Now, yung particular po, ito yung tinitindigan natin, biblical view ito. Pero Armenians, lahat po ng religions are Armenians.
ang pananaw nila pagdating po sa Romans 8:29. Basahin lang natin. Romans 8:29. Ang sabi po, sapagkat ang mga nakilala, now take note po sa salitang nakilala, sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na magiging katulad sa larawan ng kanyang anak. Verse 30, at yaong mga itinalaga niya ay kanya namang tinawag. Now, doon po sa 29, yung pong nakilala, sa English po, for those whom he foreknew. Ito po'y doktrina na kung saan dito po nagkakagulo ang particular Baptist at saka Arminian. Sapagkat sa Arminian, ang kanilang pananaw doon sa foreknew, ang Diyos daw from eternity past, tinignan niya doon sa hundreds and thousands of years ang mga tao kung sino yung karapat-dapat niyang piliin. Yun po yung pananaw ng Arminian. Na ang Diyos, foreknew, ibig sabihin foreknowledge, mayroon siyang alam na sa advance pa na nakikita niya na kung sino yung taong kanyang pipiliin sapagkat sila'y karapat-dapat. Na kung ganyan po ang pananaw nila, mga kapatid, wala pong maliligtas. Wala pong maliligtas sapagkat ang makikita nila ay pawang makasalanan lamang. Like for example, si David. Si David is a man, adulterer. Kung nakita na ng Arminian view ng Diyos ay nakita niyang adulterer ito si David, at the same time murderer, hindi niya pipiliin. Hindi niya ililigtas. Right? At maging si Solomon. Si Solomon ay mayroong 1,000 wives. 700 ang talagang kanyang pinakasalan and 300 ang mga concubines, ang kanyang kabit, kinakasama. Kung natanaw na ng Diyos ang karapat-dapat na kanyang piliin sa kaligtasan, ay hindi rin maliligtas si Solomon. Maraming sabi, ligtas ba si Solomon? Now, tingnan nyo naman ang kanyang sulat sa Proverbs, Song of Solomon, and Ecclesiastes. Makita natin ang kanyang teachings, malapit siya sa Diyos. Bagamat sa dami ng kanyang asawa at kasalanan, eh, alam naman natin, napakalapit niya sa Diyos. So, hindi po ito maliligtas. Ngayon, ang kaligtasan po'y ganito, si Solomon. Dahil ba sa siya'y adulterer, siya'y mayroong kabit, mayroon siyang kinakasama at 1,000 ang kanyang naging asawa, hindi siya maliligtas. Ano naman sinasabi ng Isaiah 1:18? Ang sabi sa Isaiah 1:18, pumarito kayo ngayon at tayo'y mga tuwiran sa isa't isa, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula. Ha? Grabing kasalanan, hindi mabilang. Matingkad na pula. Anong pangako ng Diyos? Ang mga ito'y magiging maputi na parang niebe. Wala pong kasalanang hindi po ma-forgiven ng Diyos. At ang sabi pa, bagamat ito'y mapulang mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Kung Arminian view ang pananaw ng foreknowledge, wala pong maliligtas sapagkat David, Solomon, the most. Hindi sila karapat-dapat maligtas. Then follow up, Romans 5:20. Subalit dumating ang kautusan
na nagbunga ng pagdami ng pagsuway. Now, habang mayroon po tayong kaalaman sa Bible, sa law of God, lumalabas lahat yung ating kasalanan. Kaya yun po yung kautusan, hindi makapagliligtas sapagkat ang kautusan ang naglalantad ng ating mga kasalanan. Ngunit, sa paglantad po ng napakaraming kasalanan, kung saan marami ang kasalanan, ay lalong dumarami ang biyaya. Kaya nga, imposible maligtas itong si David, imposible maligtas itong si Solomon, kung ang pananaw ay Armenian view. At hindi lamang si Solomon, mga kapatid. Maging si Jacob. Ilan ang asawa ni Jacob? Mariban kay Rachel at saka yung ikalawa. At mayroon pang concubines, mga katulong nila. Hindi sana maligtas siya kung nakita na ng Diyos, hindi siya karapat dapat. At hindi rin sana maliligtas kahit itong si Jacob, si Hosea, Prophet Hosea, na siya po'y nag-asawa ng isang prostitute. Hindi sana ito maligtas sa mga taong ito. Even Elkanah, na dalawang asawa. Si, sino yung isa? Si Hannah, si Penina. At even Paul, hindi sana maligtas kung nakita na ng Diyos kung sino yung karapat-dapat sapagkat si Paul is a criminal. Siya po ay isang criminal. Di ba natin matanggap si David na kapatid? Di ba natin matanggap si Solomon na kapatid? Di ba natin matanggap si Jacob na kapatid? Sila ba yung mga forgiven ng Panginoon? They were saved. Pero ang biblical view ng foreknowledge or foreknew, to foreknew means kinilala ka, inibig ka. At ang ating pong example na text dyan is Genesis chapter 4 verse 1 na itong si Adam, he knew his wife Eve and bear a child. Ano ibig sabihin nung he knew? Inibig. Nagkaroon ng personal intimacy kay Eve, kaya sila po'y nagkaanak. The same with us, yung foreknowledge dyan, God, mayroon siyang personal intimacy sa atin before the creation, in eternity past. That's why He called us. Tinawag niya tayo sapagkat tayo ay kanyang pinili. Pinili niya tayo, kaya tayo po ay tinawag ng Diyos. Kaya naman, tayo po ay nakakaibig ng Diyos, sa Diyos. 1 John 4:10, ang sabi po sa 1 John 4:10, narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin una. At sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Kaya po, ang ating pong kaligtasan dapat mabungkal. Ano bang paniniwala yung kaligtasan? You just believe Christ and that's it? Ligtas ka na? At mamuhay ka tulad ng pamumuhay ng Diablo? Kung anong gusto mo? No. Ang sabi sa Ephesians chapter 1 verse 4, we are chosen by God before the foundation of the world to be holy and without blame. Yun po yung layunin. Hindi po tayo iligtas sa impyerno lamang, kundi tayo po'y iniligtas para maging banal at walang kapintasan. Kailangan pong mabungkal yung ating kaligtasan. So, paano po nangyari ito? Paano po tayo tinawag dahil tayo pinili?
Dapat nating maunawaan ang Romans 8:29-31, and diyan po yung order of salvation. Ito pong salvation is a package deal. Kabuuan po ito. Pag ikay naligtas, lahat tanggap mo na. But yung grace of God ay mayroon pong first step na dapat nating malaman para tayo maliwanagan at tayo'y sumampalataya. Anong first step ng grace of God? Sa order of salvation, that is regeneration. Kailangan kang maipanganak muli. Bakit po? Ephesians chapter 1 verse chapter 2 verse 1, we are dead spiritually. Tayo po'y bulag, bingi, patay, hindi makikilos sa espiritual na paraan. Sapagkat nung magkasala si Adan, lahat po'y nagkasala. At ang katunayan na lahat ay nagkasala, lahat tayo'y mamamatay. Bakit po? Sapagkat lumaganap ang kasalanan sa lahat ng tao, kaya lahat ay patay. Kahit na ikaw'y buhay physically, but you are dead spiritually sa Diyos. You are separated from God, miles and miles and miles away. At wala pong maaring makapag-reconcile sa atin unless God make His first move, and that is regeneration. So ang regeneration po, mga kapatid, what is it? Ang ibig sabihin po ng regeneration o new birth, born again, ganito po. Ito po ay gawa ng banal na espiritu sa puso ng mga tao ng Diyos. Sino yung mga tao ng Diyos? Mayroon na ba? Yung kanyang pinili. Kaya isinugo ang Diyos si Kristo sa kapangyarihan ng banal na espiritu upang ang banal na espiritu ang mag-apply nung love of God at redemption ni Christ sa puso ng kanyang mga tao upang paniwalaan nila ang good news of salvation only in Christ. That is regeneration. Ngayon, para unawain natin ang regeneration. Regeneration has two ways. Mayroon po itong dalawang paraan. So makikita natin, binubungkal natin ang kaalaman natin sa kaligtasan. Hindi pala ganun kasimple lang. But salvation is very simple. Believe and you shall be saved. That's it. But kung ikaw'y Kristiyano na, kailangan mo malaman yung katotohanan nang sa ganun makatayo ka, mamuhay kang matuwid at banal. Sapagkat without knowledge, people perish. People of God perish. Kaya namumuhay sila kung anong gusto nila. Ngayon, there are two ways sa regeneration. Kung tawagin yan, the narrow way and the broader way. Now, the narrow way, ito po yung pagtatanim ng seed. Now, who is the seed, the promised seed in the Bible? Jesus Christ. The first gospel sa Genesis 3:15, the seed. Yung narrow way, itong seed itinatanim saan? Sa puso. Like patutuo ni Jesus Christ sa John 12:24. Ganito ang sabi ni Jesus Christ. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, ay nagbubunga ng marami. So the narrow way, kailangan itanim ang seed sa puso ng tao. The broader way, that seed will grow and bears fruits. Yun po yung dalawang paraan ng regeneration. Now, there are also two aspects of regeneration. Mayroon tong dalawang bahagi. Not only two ways, but also two aspects of regeneration. And that is mediate and immediate. Mediate believes,
ang paniniwala ng mediate regeneration, hindi na kailangan ang preaching para ma-regenerate ang isang tao. May panganak muli. Mediate, hindi na kailangan ang preaching. Sa immediate naman, I'm sorry, kamali ako. Mediate meaning kailangan ng preaching para ma-born again ang isang tao. Immediate, hindi kailangan. Alin ang tama? Mediate or immediate? Mediate, kailangan ba ng Diyos ang preaching para ma-born again ang tao? Sa immediate naman, hindi na kailangan ng Diyos ang preaching para ma-born again ang tao. Anong tama? Immediate. Kailangan ng preaching. Okay, immediate. Immediate, hindi na kailangan preaching para ma-born again ng tao. Yun ang pong tamang sagot. Why? Ang gospel po, ang preaching, after na kapag ka ang tao na regenerate. Ang gawa po ng regeneration is by the Holy Spirit alone. Gawa po ng banal espiritu na siya po ay ipanganak na muli or buhayin muli sa spiritual upang matanggap at makdinig niya ang gospel. Nakita niyo? Dahat po ay gawa ng Diyos ang ating kaligtasan. Gospel is common grace. Para sa lahat yan. Sa mga unbeliever at saka believers. But, kung tawagin yan, external call. But the inward calling is the work of the Holy Spirit alone. Kaya nga biyaya eh. Wala tayong bahagi eh. Tingnan niyo si Lydia. Remember Lydia? Acts 16:14. Atin muling bungkalin ito, bagamat naituro ko ito last Sunday. Acts 16:14. Ganito ang pagkakasabi. Si Pablo ay nagpunta, si Timoteo at saka si Silas sa Macedonia at natagpuan niya doon sa Pilipos sa tabing ilog na mayroong kababaihang nagpi-prayer meeting dahil wala pong synagogues doon, wala pong Hudyo karamihan, ano? Kaya walang matagpo ang sinagoga ang si Apostol Pablo, kaya nagpunta sila sa tabing ilog, may mga kababaihan na nananalangin. At isa rito si Lydia na isang negosyante tulad ni Seni. Okay. Ganito ang sabi. At nakinig sa amin si Seni. I mean, sorry, ang babaeng ang pangalan ay Lydia. Siya isang sumasamba sa Diyos. Ang sabi diyan, sumasamba siya sa Diyos. Totoong Diyos ang sinasamba niya. At siya ay mula sa lungsod ng Thyatira at isang businesswoman na mga telang kulay ube. Habang siya nakikinig sa turo ni Paul, ni Timothy at ni Silas, ang sabi po sa karugtong, binuksan ng Diyos ang anin? Ang puso. It was the Holy Spirit who opens the heart of Lydia. That's why, ang kasunod, upang makinig na mabuti. Yung una, religiously, he listens to Paul's preaching. Tulad sa ating ngayon, maaring nandito ka, religiously, nakikinig ka, pero wala kang interes. Sapagkat hindi pa nabubuksan ng Diyos ang iyong puso. Kapag ka nabuksan mo na, ang nabuksan ng Diyos ang puso mo, mauuhaw ka na. Gayon po nangyari kay Lydia. Nakinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi. All things that Paul teaches. Unawang-unawa niya na. At palatandaang siya'y naligtas, agad siyang nagpa-bautismo. So, regeneration has two aspects. Kung tawagin yan, mediate,
and image. At ang regeneration, gawa lamang ng Espiritu. Now, ngayon ang isang tao ay na-regenerate na. Anong kasunod sa order of salvation? Regeneration, then secondly, effectual calling. Kung tawagin yan is saving call or calling to salvation. Yun na po yun. Bukas na ang puso. Ipinanganak na siya. Now, saving call ay mayroon pong dalawang klase naman. Dalawang klase. Una, external call. Ano ito? The gospel. Then, ikalawa, internal call. Ano ito? Gawa ng Espiritu. So, dito po, sa external call, preaching. Kailangan dito ang preaching. May preaching, makikinig lahat ng gospel at itinuro ito. Preaching dito, hindi po lecturing. Tulad ng classroom, nagle-lecture. Preaching po, ibig sabihin, may teaching and calling for decision. Yan po ang preaching. Kaya kung naglalahad ka lang ng historical, that is lecturing. Pero ito po yung expounding the Word of God itself. Yung salita mismo, binabasa mo, word for word, in-expound mo ayon sa context ng salita na iyong ituturo. So ang marinig nila is 100% the Word of God expounded by the preacher. Kaya mayroon pong pananawagan to repent and believe. Yun po yung preaching, expounding the word, not naturally lecturing. Then, ito po yung kilos ng banal na Espiritu, internal call. Tingnan nyo ang sabi, Titus chapter 3 verse 5. Ganito ang sabi. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran. Tulad ng pag-celebrate nitong Pasko, maganda yung katuwiran kanila. Naniniwala sila na mapapalapit sila sa Diyos because naalala na si Christ, naggumawa pa silang rebulto. Napakalinaw po dyan. Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa ng ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan sa pamamagitan ng paghuhugas, that is regeneration, paghuhugas, cleansing ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yung po yung internal call. Tayong patay, binuhay tayong muli. Ephesians chapter 2, basahin natin Ephesians chapter 2 verse 1, then lumundag tayo sa verse 4, sapagkat yung verse 2 and 3, ito yung buhay nating patay sa kasalanan. Verse 1, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Verse 4, ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang kahabagan, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, and that is love from the beginning. He foreknew us. That's why John 3:16, for God so loved the world. Who are those world na yon? The chosen one, na mayroon isang personal relationship sa kanila. That's why John 3:16 says, for God so loved the world that He gave His Son, His only begotten Son, sa mundo, that whosoever believe, and who will believe, only those who are called and chosen, and may receive eternal life. Kaya ang sabi sa verse 4, ng Ephesians 2, ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating pagsuway,
binuhay niya tayo kay Kristo. Binuhay tayo kay Kristo, alang-alang kay Kristo lamang. Kaya nga, pagdating sa kaligtasan, ang sabi diyan, sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Di tulad sa panahon ngayon, pinagsisikapan ng mga tao, maligtas sila by their religion, by their pag-akyat sa alapaap ng bundok ng awaaw, o pagtitirik ng mga kandila at iba pa. Wala po sa Bible yon. Tanging Biblia lamang katotohanan, at ang katotohanan siya makapagpapalaya sa atin. Kaya nga, ito po ang internal call, ang banal na espiritu. Yung salita ng Diyos sa preaching, dadalhin ang banal na espiritu sa ating puso upang ating sampalatayanan si Jesus. Ephesians 2:8, by grace we are saved through faith, and that is not sa ating sarili. Kaya ang kaligtasan natin, nililinan natin ngayon na ito po ay biyaya ng Diyos. At ang kaligtasan binigay sa atin ng Diyos, hindi para tayo mamuhay sa gusto natin, kundi tayo po'y mamuhay ng banal at walang kapintasan. Magagawa ba natin yon? Magagawa. So tanda natin, bubuhayin ka muna dahil patay, maririnig mo ang tinig ng Diyos. At dahil narinig mo ang tinig ng Diyos, kikilos ka. Aalis ka roon sa iyong kamatayan at mamuhay ka ng bago sang-ayon sa salitang ating napapakinggan. Hindi salita ng mundo. Si Lazarus, example, mga kapatid. Si Lazarus, apat na araw ng nalibing. Ang sabi ni Mary and Martha, mabaho na Panginoon si Lazarus. Pero ang sabi ng Panginoon, alisin niyo yung bato sa kanyang libingan. Pinagulong yung malaking bato. At sumigaw si Jesus Christ. Pero bago yung sinabi niya sa mga dalawang magkakapatid at sa lahat ng Hudyong naniniwala, sabi ni Jesus Christ, I am the resurrection. John 11, 35 and 25, I think. I am the resurrection and the life. And whoever believes in me, he will live. At hindi na mamamatay. At sa kanya kinuman si Lazarus, Lazarus! Come forth! Anong nakita nila? Si Lazarus, balot na balot ng mga libingang pang bandage ng lumulundag palabas ng yungib. Ang tanong, si Lazarus ba ay kusang tumayo sa kanyang sarili dahil makikinig siya sa salita ni Jesus Christ? Hindi. Bakit? Patay siya. Pero bakit siya bumangon? Dahil sa tinig ni Kristo na naguutos sa kanya na lumabas. So ang ibig sabihin, binuhay muna siya ng Diyos bago niya narinig ang tinig at siya ay nag-obey sa salita ng Panginoon. So ang kaligtasan natin ay hindi po sa atin, wala tayong bahagi. Tayo po'y tinawag at dahil diyan, tayo po'y pinili. So yun po yung katotohanan ng kaligtasan natin, mga kapatid. Ngayon, ikalawang dapat nating alamin sa ating teksto ay ang katungkulan. Una, inalam natin ang katotohanan ng ating pagkakatawag at pagkakapili. Now secondly, alamin natin ang ating katungkulan sa pagkakatawag at pagkakapili. Verse 10 ng ating text. Ang sabi po, kaya mga kapatid,
lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo. Yun po yung ating katungkulan, mga kapatid. Bilang isang Kristiyano, kailangang bungkalin muli ang ating pong buhay. Pananampalataya ngayon. Nasaan ka? Bakit tatamad-tamad ka? Bakit ka nag-i-skip palagi sa sandaling ang Panginoon ay magsasalita sa iyo sa itinakdang lugar na tipanan? Lalo nating patibayin, patatagin ang pagkakatawag natin at pagkakapiri sa pamagitan ng ating pakikipagdalo sa harap ng Panginoon sa pagsamba. But we have so many reasons. Mas mahalaga pa sa atin ang pakikipagtagpo sa Panginoon. We cannot serve two masters. Bakit po? Kamumuhin mo isa eh. Tatalikuran mo isa. Iibigin mo dalawa. So ito yung katungkulan natin. Anong katungkulan? Napakalinaw po sa teksto. Ang teksto po magsasalita sa atin, ano po yung katungkulan natin? Dalawang bagay na dapat nating patatagin. Ano yung unang dapat patatagin? Ang ating pagkakatawag. Remember, ang pagkakatawag sa atin is grace alone. Tayo po'y kinilala at pinili before the foundation of the world. Ganyan po ang pagkakatawag sa atin, mga kapatid. At tinawag tayo hindi para gawin ang ating sarili kagustuhan. Lalo nating patatagin ang ating pagkakatawag sa harap ng mga tao, sa harap ng mga religious people, sa harap ng ating mga anak, sa harap ng ating pamilya, para makita nilang nagliliwanag ka. Patatagin natin ang pagkakatawag sa atin ng kaligtasan na si Kristo ay minsang namatay. Siya ang tumanggap ng lahat ng pasakit na dapat tayong tumanggap, na dapat tayong mapunta sa impyerno, pero si Kristo ang siyang nagpunta rin sa impyerno sa pagkalibing niya at siya'y muling nabuhay upang ipakita sa iyo na hindi ka mabibigo kung siya ikaw ay sasampalataya sa kanya. That's how, paano tayo tinawag ng Diyos sa kaligtasan. At pagkatapos, tinawag tayo hindi lamang sa kaligtasan, kundi tinawag tayo para maglingkod. At ang paglilingkod natin, number one, is to sit on Jesus' feet for His Word. Nandyan tayo palagi sa Kanyang panan kapag siya'y nagsasalita at nangangaral. Yun po ang pagkakatawag sa atin. And after that, tayo po'y tinawag para magpakabanal. Huwag tayong sumausaw sa sanlibutan. Tigil-tigilan na natin yung pagpo-post ng mga hinanakit, pagkainggit, o pagpapainggit sa iyong ginagawa. Hindi natin buhay yan. Buhay ng sanlibutan yan. Gamitin natin ang social media para sa ating kalaguan. Tinawag tayo na gamitin natin ang mga media niyan para sa ating trabaho na tayo makilala. Pero hindi po sa ating mga personal interest. Tinawag tayo na sumamba sa Diyos. Patatagin natin itong lalo, mga kapatid. Patatagin natin ito, itong pagkakatawag sa atin. At ikalawa na dapat nating patatagin ay ang pagkakapili sa atin. Pagkakapili sa atin, lalo nating patatagin. Ang pagkakapili sa atin, tanda natin, is by grace alone. Hindi sa ating galing, hindi sa ating husay, hindi sa ating katalinuhan tayo, pinili ng Diyos. Diyos ang pumili sa atin at ang pagkakapili sa atin ay bago pa lamang likain ang mundo. Inibig ka na niya, kinilala ka niya, inibig ka na ang kapag kanyang pag-ibig is unconditional.
sapagkat kung iniibig ng Diyos yung mga taong matuwid lamang sa pag-fornew niya, walang maliligtas sapagkat lahat tayo yung makasalanan. Kaya unconditional po ang pagkakapili sa atin, ang kanyang pag-ibig sa atin. Pinili tayo para maging banal. Pinili tayo para maging walang kapintasan. Pinili tayo para maging asin, maging timpla. Yung ating pangungusap, Colossians 4:6, na dapat mayroong timplang asin ang ating pananalita, ang ibig sabihin, mabiyaya. Nang sa ganun, mauuhaw ang mga tao na makipag-usap sa atin. Mauuhaw ang mga tao makinig sa ating pananalita na nalalapit sila sa Diyos. Pinili tayo, mga kapatid, para maging ilaw, maging halimbawa sa ating mga gawa. Hindi tayo pinili para kung anong gusto nating gawin sa mundong ito. Yun po yung ating katungkulan. At pangatlo po na dapat nating unawain dito ay ang ating kahihinatnan. Unang dapat nating unawain ang katotohanan ng ating pagkakatawag at pagkapinili. Ikalawa, ang ating katungkulan sa pagkakatawag at pagkapinili. Then ikatlo, ang kahinatnan ng ating pagkakatawag at pagkapinili. Verse 10 and 11. B sa 10. Ganito po sabi. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, anong kahinatnan? Hindi kayo matitisor kailanman. What do you mean by that? Hindi tayo maaaring magkamali? Hindi tayo madadapa? No. Ibig sabihin, hindi tayo makapagbibigay tisod sa ating Panginoon. Hindi tayo makapagbibigay ng kahihiyan sa ating Diyos kung gagawin natin ito. Na ating patatagin ang ating pagkakatawag at ang ating pagkakapinili. Verse 11, sapagkat sa ganitong paraan ay masaganang ibibigay sa inyo ang pagpasok sa walang hanggang karian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Wow! Napakasarap pong asahan yung pangakong yun. Open! Napakaluwag ng pintuan ng ating pagpasok sa karian ng Diyos. Wala tayong kapintasan. Hindi tayo nakakatisod sa Diyos. Sa kanyang pangalan. May kahinatnan po ang ating pong pagpapatatag ng ating pagkakatawag at ng ating pagkakapili. Hindi tayo mabibigo kailanman. Hindi tayo mabibigo kailanman. May tungkulin tayo na dapat nating ipamuhay. Ipamuhay natin ang mga Christian graces ng ating Panginoon. At ang pangako, hindi kayo matitisod kailanman. Masaganang ibibigay sa inyo ang pagpasok sa eternal kingdom. Hindi tayo mamumuhay sa doubts. Ligtas pa ako? Ano kaya? Nalulugod kaya ang Diyos sa ginagawa ko? Hindi tayo makapagbibigay tisod sa ating sarili at sa ating Panginoon. Kayo no eternal kingdom? Sa ating Panginoon na ating tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya mga kapatid, dalawang aral, paglilinang muli sa ating pong pagkatapos. Unang-una,
ayon sa ating series, we must cultivate our life of faith every day sa ating buhay. Cultivate natin, linangin natin, patibayin natin, pasariwain natin. Offer your bodies as a living sacrifice unto God, na isang acceptable sacrifice unto Him, and do not be conformed to the pattern of this world. Linangin natin ang ating pananampalataya, particular sa ating pagkakatawag at sa ating pagkakapili. Sapagkat narito ang pangako ng Diyos. Ano ang pangako ng Diyos, mga kapatid? Ang sabi po sa verse 10b sa English, NASB, "For as long as you practice these things, you will never stumble. For in this way, the entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ, will be abundantly supplied to you." Sana po, yung pong maging layunin natin sa taong ito. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita na muling nililinang ang aming pong katayuan na Kristiyano. Nasaan na ba ang aming pananampalataya? Kami po ba ay lumalakad ayon sa iyo pong mga salita, o lumalakad kami sa hulma po ng salibutan? Patawarin niyo kami, Panginoon, kung nabigo namin kayo, natisod kayo namin last year. But Lord, give us grace, Lord. Tulungan niyo kami, sapagkat hindi kami makakalakad sa iyong kalooban kung wala po ang iyong biyayang tulong, lalo na ang banal na Espiritu na siyang mag-guide sa amin. Sa amin pong conscience, nagsasalita siya. Sa providensya, sa nature, mga kapatid, nagsasalita ito. Ginagamit niyo ito upang kami makalakad sang-ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po, Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.